friends, ngayon second video natin. So nandito tayo ngayon, bumaba muna tayo para high tide ngayon. So makikita niyo yung maliliit na bangka. Yes, may mga nakalutang na mga bagay. Siguro yun din yung simbolo na social distancing ng mga bangka. Diba? High tide ngayon mga friends, kung magpapansin nyo. Kasi nung nakaraan na pumunta ako dito, hindi naman siya ganun palapit yung dagat, tubig ng dagat. Pero ngayon, alos konti na lang eh, maawakan ko na siya. Tiyari! Medyo ano pa, naku, nakakatakot naman, malaglag pa ako. Ito sa akin, diyan ko parang lumangoy, no? So, pero, totoo mga friends, high tide ngayon. Alos konti na lang, maawakan ko na yung tubig dagat. So, tara, katulad ng sinabi ko sa inyo mga friends, baybayin natin yung my God, may tubig. Yung kahabaan ng papunta ng ferry. Yan. Ito mga friends, kung mapapansin nyo to, maliliit na bangka, mga pipinturahan to, kaya nila nilagay muna dito sa may wall. Isa-isa nilang pipinturahan dahil sa magwi-winter na. Kaya hindi na muna sila allowed magpunta rito sa ilagay sa dagat. Kasi alam mo na, pag winter, makakusan-san, kahit na nga may mga tali yan, eh baka kusan sila mapadpad. So ayan, nakikita nyo naman at napapansin nyo. Dahil sa haba rin ng summer, may mga halos kalawang na. So kailangan na silang i-touch up. Kailangan na silang pinturahan sa isa yan. Diba? Mga bangka. Pero ang totoo niya, hindi pa ako nakakasakay ng bangka dito. Kahit na taon na ako dito. Yan. Marami din ha. Yan. Mapapansin niyo mga naka ilera yung mga bangka dito. Na iba ayusin. Iba pipinturahan. Yan. Ito medyo okay pa. Diba? Maliliit at ito may isang nut na pagsaba mahaba mahabang excuse me bangka. Yan, hindi sila ganun ka okay. Yan, yan. meron din tayo nakitang nagpipishing siya. Ano ba yan, pipishing si Kuya. So, ito, baka ito, sa bangkang to, di ko alam kung mabigat din pala siya, fairness ha. Pero, hindi na ito pwedeng gamitin kasi halos sira na siya. Hindi na nyo mapapansin niya mga friends. Halos sira na itong bangka na to. So, maybe lalagyan na lang sa jump shop to. Ito, okay pa to. Medyo mahalon-halon ng dagat ngayon. Mahalon. Hello. Hello baby. Hello. Hello. Asa talaga high tide na. Tingnan niyo umabot dito yung wave ng halon ng dagat. High tide talaga si parang uulan lagi. Si Lolo. Lolo nagpapainit ng habang nagmumuli-muli. May bench din. Bench. Maganda rin mag ano dito? Mag-relax. Upo-upo. Kaya yung mga bangka pa rin. Hanggang dulo. Sabi din ah. Yung mga bangka pa rin na dito. Kaya malapit na tayo dun sa pagbaybay nung papunta dun sa kabahan ng ferry. Mukhang wala na tayong abutan na ferry dahil halos lahat na tawag dito na loaded na loading na. Tara, bulin natin mga friends, at least may makita tayong isang ferry na pa, ay hindi, dalawa pala. Nagpanik talaga, God. May dalawa pang ferry pero pinapapuno na lang nila at ilang oras na lang at haalis na rin itong isang ferry. At itong isa na lang ang matitira. So kanina, apat yung ferry na nakita natin na nandun tayo sa taas. So ngayon, dalawa na lang. Yung salamat.
mag-loading na. Suot ko muna yung aking maywagang salamin dahil hindi ko masyadong maanina. Ganun na yun naman ang ating mata. Masyadong maliwanag sa pagdating sa malayo. Kaya nandito na tayo sa sinasabi kong kabahan ng lokalidad na nakita natin. Hindi kaya bawal ito. Makasitay na ko. Hindi naman siguro. Ayan. Ayan. Ito na mga friends. Da-da-da-da-da. Ito yung kabahan na papuntang ferry. Tara. Tara mga friends. Tingnan natin ang kanilang paglalayag. Ang kanilang pag-alit. Tingnan yung ating dinadaan. Mamaya sa kakashoot ko ng video malaglag ako naman. Gusto ko lang mga friends ibahagi, i-share sa inyo itong aking nakikitang mga view rito. At least meron kayong idea kung ano ba yung tura ng Malta, small island ng Malta dito sa Europe. Diba? Parang uwi lang ba tayo ng Burakan sa atin? Diba ganyan sa mga probinsya sa papuntang Palawan, may mga ferry na maliliit. Yeah, city sightseeing. Saan kaya papunta to? Pwede sa Gozo, sa Comino, or what? Niintay nila ako, kala nila yata sasakay ako, hindi nila alam, hindi naman ako sasakay. Sinishoot ko lang naman yung video. Kaya papunta niyan sa Gozo, sa Comino, mga ganung place ang pagpunta kara sa may Baletas, Liba, kaya ang kalibitan ng pagpunta ng ferry. Hi! Hindi na, alis na kayo, hindi mo lang kasama eh. Alis na! Shoot lang ako ng video mga friends. Sa kabahan na St. Paul Bay, Bujiba. Hi! Bye-bye! Isang beses na rin ako nakasakay ng ferry dito nung pumunta kami ng mga friends ko. Sa may Baleta, pumunta kami ng Eslima. Ito niyo ba mga friends? Alis na sila. Bye-bye mga friends! Enjoy your trip! Diba? Kahit mahalong, hindi naman ganun sa halong. So, okay na. Siguro mga ano lang yan. Wala pa isang oras, kalating oras, makakarating na sila sa kanilang destination dahil hindi naman ganun kalayo ang kanilang destination. So mga 30 minutes or more than 30 minutes nandun na sila sa kanilang destination. Okay, may mga father sana pinapasya niyo yung kanyang sa kanyang trolley para makita nila yung baby kung gaano kaganda ang view dito sa agad. Ito meron naman, ayun na father and son, ngayon naman mag-ina magka-banding din ginawa magkapatid. Sama nila ang kanilang cute na aso. Yung favorite ni Angel na aso. Diba? Ang ganda ng yun dagat. Ang isga bawat. Ang dami din palang isga. Ang dami din palang isga dito mga friends. Pansin nyo. Hawa ko ito mabuti cellphone ko. Baka mamaya malaglag ka. Naku, wala pa ako pamalit. Yeah, papansin nyo mga friends, ang daming isda na maliliit, nakakatuwa. Diba? Ayan o. Ano kayang tawag sa mga ganyang fish, ang liliit? Ito pala masarap mag-isda eh. Ito pala maraming fish. Fishing.
ganda ng view dyan sa kabila, doon papuntang Milieja. Papuntang Milieja doon sa may bandang kabila. Hindi yun. Ayun, sa kabilang ganda rin doon sa papuntang Milieja. Sunbathing, sarap ng sikat ng araw. Nakita rin ni Angel to balang araw to. Malta, Biman, nakapasya kami ni Angel sa may travel ko siya. Parang naka-experience siya rin ang pagsakay ng aeroplano. At makita niya yung ganda ng itong sa kahit sa may Asian lang sa makasama ko siya mag-travel. Aking dreams. Good fishing si Kuya. Fishing din pag may time. So may kita yung fence. Kabahan ng nilakad dati. Ang ganda at ang sarap ng sikat ng araw. Hindi ganun siya, hindi masakit, hindi masakit sa balat. Kasi nga mahangin. Mahangin yung simoy na hangin dito sa may port ng mga ferry. So tara mga friends. So yan. Busaya ako. Then na share ko. Ang aking may day dito sa Malta. Kaya naman ako. Kahit pa paano nakalabas tayo. Nakahihil tayo ng masarap. Napsariwa hangin galing dito sa dagat. Cebu pa, back to work din naman. So Friday pa uli ang aking pero pag off ko ng Friday may ano na naman, may part time, so hindi ko ma-enjoy lumabas. So at least ngayon wala akong part time, kaya eto nakapagsit ako ng video na dito nga sa may port ng ferry, mga ferry. So may isa pang ferry doon. Kung bibiyahe yun, baka hindi, baka ano lang sila ngayon, pahinga, dahil wala pa rin, dapat dito siya, so nandun siya, ibig sabihin hindi siya mag aalis, hindi magbabaybay yung ferry na yun, baka ano lang sila ngayon, pero paalis siya, so yun, magari siya, baka ano lang sila ngayon, off nila, ganun lang yun, diba, sarap. Sarap yung magjagin-jagin dito mga friends. Yan, nakalayo-layo na yung ferry na sinasabi ko sa inyo. So, balik na rin siya. Wala na yung ferry ngayon. So, mamaya na siguro ang balik nila uli after 2,000 years. Joke. Saturated na si Rihanna. So ngayon mga friends, tayo'y uuwi na at masaya naman ako. Nakapag-shoot ako ng video, dalawang video, not once but twice. Not once but two. So masaya ako, naka-shoot ako ng video ngayon. So pagpasensya nyo na yung aking mga video mga friends. Nanonood man kayo o hindi, like and share pa rin. Ano yun? Nanonood kayo o hindi, like and share, comment. Sige na, help na. Yan, okay lang yan. Basta gusto ko lang i-enjoy, i-share yung buhay dito sa Malta. At thankful pa rin. Kahit pa paano, tuloy-tuloy pa rin naman ang work dito sa Malta. So, konting days pa. Ganun naman talaga. Hindi pwedeng tumalon-talon. Hindi pwedeng mag-jump sa ibang country. Na pag naisipan mong pag hindi na maganda yung porque wala ka ng hindi ka na masaya sa work mo. Hindi naman pwedeng ganun na porque kailangan mo na mag-jump sa isang lugar, sa isang bansa na hindi ka prepared. So, siyempre, okay lang naman yung maghanap ko ng work. Pero dapat prepared ka. Yung isip mo, yung financial mo, yung pagpupunta mong lugar. At least, di ba, ready. Hindi yung impulsive kang pupunta sa isang bansa. Nag-jump ka sa isang bansa na hindi ka ready, para mo lang
kumuha ka ng bato para sumukpo ka ng ulo mo at sasakit lang ang ulo mo. Pero kaya natin, malay mo, makasurvive din. Pero syempre, mas maganda pa rin yung kung pupunta ka sa ibang lugar, sa ibang bansa, magkukos ng country ka, kailangan prepared ka lahat. As in, ready. Ang Girl Scout. Saka matapang at malakas ang loob mo. Diba? Ano lang yun. Siyempre, pag di ka na talaga masaya sa trabaho mo at sa tingin mong wala na rin yung sahod mo, hindi na rin ganun ka, ano, dahil yung pinirma mo kontrata, hindi na nasusunod dahil nga nagkaroon din ng sitwasyon na ganito, COVID. So, okay lang na maghanap ka pa rin ng ibang work, lalo na pag ikaw lang yung ikaw lang yung sinasa ng pamilya mo, di ba? So, o ganun lang yun. Okay lang din mo na i-ano mo yung iyong dream. Diba? Porsyo mo yung dreams mo. Ganon. Eh, ganon. Dreams. Porsyo mo yung dreams mo. Now, nandun pa rin yung, ah, oh my God. Basta, yung determination mo sa buhay. Basta wag mawawala. Huwag kang mawawala ng determination sa buhay. At paniniwala. At patuloy kang maging humble. At syempre, hindi ka lahat. Patuloy mong kaawa at the Lord sa buhay mo at sa magiging sa iyong magiging aspect ng buhay mo sa bawat everyday life mo. Sigurado, mga friends, hindi ka maliligaw. Sigurado, mga friends, na pag si Lord ang inuna mo, sa kanya mo lagi sa kanya mo lagi tawag dito, sa kanya mo lagi pinapaubay ang life mo sa araw-araw, sa oras-oras. Sigurado, 100% mga friends, matutupit ang iyong landas. At lahat ng gagawin mo tama. Right. So, mag-guide kayo. Yan yung mga friends. Ganda ng sikot ng... Ay, ganda ng... Alon, di ba? Alam, huwag naman ako abutin dito. Ay, gusto ko lang sikot yung video na. Oh, oh my. Ganda, no? Parang ano? Ganda. Ah, parang bula. Parang bula lang yung ano, halo ng dagat. Wow, wow, well. See, mga friends, nakikita niyo yan. May mga square. Para siyang square bat. Tingnan pa natin ito. Sulitin na natin ang ating paglalakad. Ayan. Madulas at ako'y mapunta sa baha. Oh my God. Oh my. OMG. Madulas. Oh my God. Maganda. Maganda rin dito. Upo at ibabad mo ang iyong, oh my God, yung paa. Diba? Liwanag ng tubig, no? So, maalon. Para siyang square bathtub dito sa dagat. Yeah. Ano? Jump! Jump! OMG! So, yan. Nandito na tayo sa taas. Para tayong nasa bangin. I'm the queen of the queen. Yan, ganda ng dagat. Plano. Nangangalit ang dagat. Gadong hindi pa yan gadong kaado. Nangangalit siguro pag nagtulagang winter na. So, yan. Ano, imagine mo mga friends, kung halimbawa yung barko nyo, nasa barko kayo, tapos biglang may bagyo, tapos nasa kalagitnaan kayo ng bagyo, nasa kalagitnaan kayo ng dagat at bagyo. Oh my God, tingnan mo naman mga friends, yung alon, talagang hindi ka mabubuhay pala ng dito, parang hindi ka marunong, kahit marunong kang lumangoy pag ganyan na yung alon, ha?
ano pa lang yan, kumbaga medyo normal pa yan. Paano pa kaya kung talagang as in may bagyo na, as in talagang talagang wow, bye bye ka na dito sa earth. So ano nga gawin mo mga friends, pag ganyan ang sitwasyon, of course, no, syempre, talagang bilang dahil nandiyo ka sa kalagitnaan ng dagat at nasa ano na kayo ng kamatayan, ito ka pala tatawag kay Lord. Kaya dapat bago ka umalis, matulog, pag-ising, lagi ka mag tatawag kay Lord. Lagi mo siyang pag lagi mo siyang hindi mawawala sa bawat oras ang dali ng buhay mo. Dahil kasi ang buhay natin, hindi natin masabi kung hanggang kailan tayo dito sa mundo. Pwede mamaya, mamaya bukas, wala ka na dito sa mundo. Di ba? Hindi natin masabi. Dahil yun ang reality ng ating buhay. So, mas maganda pa rin na meron tayong Jesus Christ sa ating puso. Yun ang aking iwan na mensahe sa inyo mga friends. At basta, enjoy lang natin ang buhay kasama ang Lord. At pasalamat tayo dahil namin ko pa ng ating pamilya. At thankful ako dahil nakapit ako ng video ngayong araw na to. Ngayon off ko. Dahil bukas back to work na. So ayan mga friends. Diba? Alon. Pagkatapos ko na itong video na to. At least makita niyo yung ta, yung dasi ng dagat dito. Oh my God. Ayan, may alang uli na rin. So, time check is already 10:55. So, 11 o'clock. Tayo gagawara na. Tayo pupunta na sa doon sa Bukipa Park. Tayo titingin ng makakain. Medyo ginutom natin. So, try kong mag unwind ngayon. Kahit walang budget, pero may budget. Kahit mga 10, masyado malaking 10 euro. 5 euro, makakabili na tayo ng food. 11 o'clock, pari na tayo. Ay, pupunta na sa doon sa medyo ibang part. Yun tayo na kung ano makakain doon. Ah, so, yun na. Tara na mga friends, tayo na tayo. Baka mamaya may gumapang na talangka dito. So, at never stop. Pag binaybay mo lang pala doon mga friends, malapit na ang aming hotel. So, hindi ka maliligaw talaga dito kahit saan ka pumunta. Doon ka sa kaliwa, kanan, ang baksak mo dito pa rin sa dagat. Diretso mo lang yan at hindi ka maliligaw. Promise! Kaya kayo mga pag may balak na pumunta dito sa Malta, basta pag binaybay nyo na yung kabaan ng dagat, kahit saan kayong parte, sa may dito, sa Aura, sa Dujiba, basta kaliwa kanan, basta